Hello mga par! This is Renzo speaking. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay isang spoken word poetry artist for almost 5 years. Ngayon ay nasa huling hakbang na tayo sa pagsulat ng ating tula. At ito ay ang pag-memorize ng ating tula. Again, sinabi ko po sa unang video ko, kung hindi ka pa nakapanood, ay link ko sa baba, ay ito lamang po ay optional. Dahil may mga manunulang gusto lamang magbasa sa kanilang performances. At wala pong problema iyon. Pero personally, I recommend again sa mga beginners, so nagsisimula pa lang na i-memorize yung pieces nila. O, dahil makakatulong ito sa pag-perform mo in the near future. So ngayon ay gagawin na natin ang mas detalyadong paglalahad sa huling hakbang ng ating pagsulat ng tula. Tip number 1 sa pag-memorize po ay kailangan nating basahin ang ating tula araw-araw. At hindi lang ito once, kundi basahin po natin ng maraming beses ang ating tula upang maging pamilyar tayo sa mga words na ginagamit natin o mga words na ating sasabihin sa ating pag-perform. Tip number 2, mind the tone. Ano ba ang tono ng iyong tula? Gusto mo ba na maging trioso o maging nakakatawa? Depende po yun sa inyong ginawa. Kaya kung ano ang tono ng iyong tula ay dapat isaisip mo kung paano ito sasabihin. Kung paseryoso ang tono ng iyong tula ay paseryoso mo rin itong babasahin. Kung hindi naman, kung nakakatawa ang tono ng iyong tula ay nakakatawa mo rin itong babasahin. Sa tono rin natin madedetermine kung saan tayo magpo-pause, saan tayo magsta-stop, at saan tataas ang boses natin o bababa ang boses natin. Kaya keep in mind kung ano ang tono ng iyong tula. Tip number 3, mind the facial expression. Sa tono ng iyong tula, dun ka magbabase kung anong facial expression ang gagawin mo. Kapag ikaw ay seryoso, syempre, hindi ka ngingiti sa iyong pag-perform. Dapat seryoso rin ang iyong facial expression. Dahil kung seryoso ang iyong facial expression, at ikaw ay nakatawa o ikaw ay nakangiti, minsan ay nalilito po ang ating mga audience. Dahil sa pag-perform mo, makikita ng iyong audience ang iyong muka. Pinakamatagal nilang titignan all throughout your performance ay iyong muka. At kung ang facial expression mo ay hindi tugma sa tono ng iyong tula, ay malilito po ang ating mga tagapanood o tagapakinig. Tip number 4, ang ating poses. Kung saan tayo titigil o magpo-pause sa ating tula. Lagi po nating tatandaan kung saan tayo titigil sa ating tula, especially sa ating pagpe-perform. Isipin nyo na lamang na may kinakausap kayong tao. Tapos ikaw ay nagsasalita ng napakahaba o hindi ka tumitigil sa iyong pagsasalita. Siyempre, di maiintindihan ng iyong tagapakinig kung ano talaga ang punto, especially kung ang tula mo ay medyo malalim at hindi gaanong maiintindihan kapag pine-perform mo ng napakabilis at walang pauses. Tip number 5, perform with time limit. Lagi po nating tatandaan na limited lang po ang oras natin sa ating entablado. We don't have all day. May mga competitions po na sa kanilang mechanics ay meron silang mga time limit. Kaya dapat laging maging time conscious ka. Pwede pong sa cellphone mo ay mag-set ka ng timer at mag-perform ka, tas tingnan mo kung ilang minuto ang iyong performance. As long as hindi ka lumagpas sa time limit ng paligsahang sinasalihan mo, ay ayos lang yun. At yun na po ang mas detalyadong paglalahad sa step 5 ng paggawa ng ating pangmalakasang tula. Kung may katanungan ka man, may gusto kang idagdag o may nakalimutan man ako,
ay i-comment mo lang sa baba. At kapag ikaw na ay umabot sa puntong ito, ay gusto ko kayong i-congratulate dahil tapos na tayo sa paggawa ng ating tula. Isusunod natin kung paano nga ba mag-perform ng ating tula. Bibigyan ko kayo ng mas detalyado pa rin paglalahat kung paano natin makakapture ang attention ng iba sa ating pag-perform. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig kang magsulat at mag-perform ng tula, ay please do consider subscribing. We are already done with our series on how to write spoken word poetry. Coming up is how to perform it effectively. So, thank you so much for watching. This is Renzo speaking. To God be all the glory.